Legal ba ang ginawa ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at National Telecommunications Commissioner NTC na pag-block sa access ng 28 website gamit ang anti-terror law? Tignan natin ang mga dokumento at mga batas. Kung titignan nyo ang sulat ni Esperon sa NTC, wala siyang ginamit na batas kundi ang anti-terror law at walang specific provision. Nilagay lang niya ang mga resolution na nagde-designate sa CPP, sa NPA at sa NDF bilang mga terorista. Sa kanya sinabi na ang mga website ito ay affiliated o sumusuporta sa mga grupong dinesignate nila bilang terorista. Pero pwede ba yun? Ito ang Section 25 ng Anti-Terror Law. Ang paragraph na ito ang nagbibigay kapangyarihan sa Anti-Terror Council na mag-designate ng tao base lamang sa kanilang determinasyon. Kapag binasa mo ang buong Section 25, itong paragraph lang na ito ang nagsasabi kung anong epekto ng designation. Ang nakalagay lang, freezing of assets. Wala kahit saan nakalagay na pwede kang mag-block ng website. Tignan naman natin ang IRR, ha? Basahin mabuti ang Rule 6.4, Effects of Designation, at nakalagay din dyan na ang epekto ay pag-freeze ng assets. Kahit saan mo basahin, walang nakalagay na pwede kang mag-block ng website. At inulit pa to ng Supreme Court. Ha? Ito ang majority opinion, makikita sa concurring and dissenting opinion ni Chief Justice Alexander Gismundo, pero ito ang majority opinion sa Section 25. Inulit na ang epekto lang ng designation ay authority to freeze. Again, walang blocking of website. Saan nakuha ni NSA Esperon ng kanyang legal basis? Ito ang kanyang press statement kahapon. Sinabi niya base sa Section 9 ng anti-terror law, pero sinabi niyang definition of terrorism. Hindi natin alam kung ano bang gustong ibig sabihin ni NSA. Is it Section 9, which is inciting to terrorism, or Section 4, which is definition of terrorism? At Section 10 daw, which is recruitment to terror group. Pero pwede ka lang bang mag-cite ng provisions of the law at gamitin itong basis para lang magpa-block ng website? Don't you have to go to court for that? Let's take the framework of the cybercrime law bilang website naman ang pinag-uusapan natin. Ito ang IRR ng cybercrime law at nakalagay dito na kapag kukuha ka ng computer data, you need a court warrant, a court warrant, a court warrant. Yung high standard na kailangan mong pumunta sa korte para magpa-takedown ng website is precisely the reason kung bakit tinutulong ng anti-fake news bill ni Senator Tito Soto. Dito sa bill na to, pwede sana ang DOJ ang magpa-takedown ng website. Kaso, hindi ito batas. I invite you to read Chavez v. Gonzalez. Ito yung nag-warning ng NTC via a press statement na huwag i-publish ang Hello Garci. Press statement lang yun, ha? Anong sabi ng Supreme Court? Chilling effect and unconstitutional prior restraint.